wonderful Sunday po, mga kapatid. Blessings to everyone. Let us worship the Lord today in the splendor of His holiness. Sana rin po ay mag-reign ang peace ng Panginoong Jesus sa ating mga puso. Basahin ko po, muna no, bago po tayo mag-umpisa sa message, basahin ko po ang awit 113:1-4. Punihin si Yahweh. Dapat na magpuri ang mga alipin. Sa angalan ni Yahweh ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papupurihan. Magmula ngayon, magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran. Ang ngalan ni Yahweh dapat papurihan. Siya ay nagahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Tayo po muna ay tumungo at manalangin. Aming Ama, mula po sa aming puso, sanggit ng aming mga labi, pinupuri ka namin. Gayon din, pinasasalamatan ka sa regalong buhay, kaligtasan, kalakasan, pagpapagaling at provision sa araw-araw. Hinagin dapat mo po kaming mabiyayaan ng mga ito. Salamat sa iyong pagmamahal sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus at ng Banal na Espiritu Santo, nakakalapit kami sa iyo sa pananalangin. Ikaw po, Ama, ang aming security. Hindi dapat kami matakot o matinagman ang aming pag-asa sa iyong pagliligtas sa pandemyang ito. Gayon din po sa iba pang hamon na nararanasan. Mangyari ang iyong kalooban at magningning ang iyong kaluwalhatian sa amin at sa iglesia. Piling po ang patuloy na hipo ng kagalingan para sa aming pastor. Eh, Ate Winnie, even po kay Carl na nakakaranas po ng lagnat sa kasalukuyan, anuman po ang sanhi nito, Lord God, sila po ay pagalingin mo, patuloy po silang makaripo. Mangusap ta po sa aming Panginoon ang iyong mga salita na ipapahayag sa amin ay maka-inspire sa amin para po kami ay makasunod for us to live obedient lives. Dahil ito po ang nakalulugod sa iyo. Ito po ang aming dalangin ngayong umaga sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Basahin po natin mula po sa ating mga Biblia. Samahan niyo po akong basahin ang Awit chapter 90 simula po sa verse 1 hanggang 12. Mula po sa magandang balita, Biblia. Simulan ko na po. Panginoon naming Diyos, ikaw ang aming tahanan. Buhat pa nang simulang lumitaw ang aming angkan. Wala pa ang mga bundok, hindi pa nilalalang. Hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ika'y walang hanggan. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniubos. Ang sanlibong mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang isa't mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumara. Mga tao'y pumapanaw na parang winawalis. Parang damo sa umagang tumubo sa panaginip. Parang damong tumutubo may taglay na bulaklak. Kung gumabi nalalantat, bulaklak ay nalalagas. Sa tindi ng iyong galit, para kaming nauupos. Sa simbuyon ng galit mo'y lubos kaming natatakot. Aming mga kasalanan, sa harap mo'y nahahayag. Mga sala naming lihim ay kita mo sa liwanag.
Sa kamay mo'y nagwawakas itong hiram naming buhay. Parang gulong lamang ito na basta lang dumaraan. Buhay namin umaabot ng 70 taong singkad. Minsan na may 80 kung kami malakas. Ngunit buong buhay namin ay puno ng dusang hirap. Kumapanaw pagkatapos dito sa Sang Maliwanag. Ang tindi ng iyong galit, sino kaya ang tataro? Sino kaya ang susukat niyong ipinubungang takot? Dahil itong buhay namin, maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay tumayo. Salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita. Ito pong pangsyam na pong awit ay isa pong panalangin. At ikinumpos ko ito during the time na ang bayang Israel po ay nakakaranas po ng nationwide calamity na sa mahabang panahon na po. Kumbaga ito ay lingering. Nararanasan na nila sa mahabang panahon na. Basahin ko po ang verse 15. Sabi doon, ang aming kahirapan palitan mo ng ginhawa. Singhaba rin ng panahon ang ipalit na ligaya. So dito mababanaan po natin na they are at a time of trouble, yung kahirapan. Sa bandang huli po, nung panalangin, naisaad naman ko na, o in-express nila, na yung pag-asa nila po sa isang magandang kinabukasan. Pero dahil po doon sa kanilang dinaranas na matagalang hirap na iyon, or trouble, sila po ay na-push, na-motivate, para po mag-reflect sa kanilang buhay. Sa perspective po, sa kaliwanagan ng kung sino ang Diyos at ano yung purpose nila. Tayo po sa ating kapanahunan, makakarelate po tayo sa bayang Israel. Kasi po tayo ngayon ay nakakaranas hindi lamang ang ating bansa, kundi worldwide pandemic na itong COVID na ito na for many months na nasa ating bansa ay nararanasan natin. So, makaka-relate po tayo, no? At hindi biro-biro po yung mga pagbabago, no? Na nadala nito na hindi natin ine-expect. O gaya po ng mga safety, no, mga health protocols, na kailangan tayo mag-adjust even yung lifestyle natin, yung nakagawian natin. No, kailangan natin mag-adjust. At sa ibang tao po, this has caused so much stress, anxiety, fear. At di rin po natin maitatatwa na napakalaki po ng epekto sa livelihood ng nakararami dahil po sa mga nagsarang mga industriya. Although ngayon, medyo nakakabango na po, uti-uti, pero nandun pa rin po yung banta. Hindi pa rin po talaga natin dapat iwaglit po. Ayon po sa isang Bible commentary, yung damong pinakabuod o tema ng awit na ito ay yung pangangailangan po o dependence ng tao sa pabor, pagpapala at basbas ng Diyos para po siya makapamuhay ng maayos. Ibig sabihin po, mababaliwala ang pagpapagod, yung po ang yung effort balakin at gawa ng tao kung wala ang favor at basbas ng Diyos. Doon po sa talatang 12, ngayon pa babasahin ko po ito. Sabi ko nga kanina, panalangin po ito yung Psalms 19. Babasahin ko po sa NIV. Sabi doon, teach us to number
our days aright, that we may gain a heart of wisdom. Ang mensahe po ngayong umaga ay binasi ko po, hinamo po dito sa petisyon na ito ng Psalmist. Ang title po ay Gaining a Heart of Wisdom. Sa talata pong 1 and 2 ng Psalms 19, babasahin ko po muli. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang aming tahanan. Buhat pa ng simulang lumitaw ang aming angkan. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang. Hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw na noon ay Diyos na. Pagkat ikay, walang hanggan. So dito, sinabi ng psalmist, yung katangian ng Diyos na siya'y walang hanggan, yung tinatawag na infinity. No? Ang Diyos ay infinite. Tapos sa mga susunod na talata, basahin ko po ulit. Yung taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang sanlibong mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang-isang mata lamang. Isang saglit sa magdamag na ito'y dumaraan. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis. Parang damo sa umagang tumubo sa panaginip. Parang damong tumutubo, may taglay na bulaklak. Kung gumagabi, nalalantat. Bulaklak ay nalalagas. Mapapansin po natin dito na merong contrast between God, the Creator, and His created beings. Ang Creator po, no, ay infinite. Walang simula, walang katapusan. At kung ikukumpara po ang tao, ang time scale po natin ay kapurat lamang doon sa walang katapusang time scale ng Panginoon. Walang katapusan niyang existence. Sa mga susunod na verses, umpisa po sa verse 5, sa mga susunod pong ilang verses, may mga paglalarawan po yung may akda nito tungkol po sa pagiging maiksi ng buhay. Meron siya mga salitang dinamit upang ilarawan ito. Una po, tingnan po natin sa verse 5. Sabi doon, mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis. Walis. So, pag nagwalis tayo, di ba po, saksaglit lang, wala na yan. Nawawalis. So, pinapalis. Gaya po ng baha. Pag dumaan, pinapalis yung nasa daanan niya. So, nawawala. Ganun daw po ang buhay ng tao. Pangalawa, doon po sa B, 5B, hanggang 6, para daw pong damo ang buhay ng tao. Sa umaga, sumisibol, pagdating ng gabi, lantana at laglag na ng mga bulaklak niya. Ganito rin po ang sabi ni Propetang Isayas sa Isaiah chapter 40, verses 6-8. Nang kinote naman po ito sa New Testament ni Pedro sa 1 Peter chapter 1 verses 24-25. Ito po ang sabi ni Propetang Isaias. All men are like grass, and all their glory is like the flowers of the field. The grass withers and the flowers fall, because the breath of the Lord blows on them. Surely the people are grass. The grass withers and the flowers fall, but the word of the Lord stands forever. Dito naman po, meron pa rin tayong makikita ang paghahalintulad. No? Kasi ang pinapakita po natin is kung gano'ng kaitiri, no? Gano'ng ka-fleeting ang buhay ng tao. So, ginamit din ni Isaias yung
yung picture na grass para po ilarawan kung gaano ka short ang life ng tao. Pero ikinontrasta ito sa salita ng Diyos na mananatili na walang hanggan. Ito ay mananatili at hindi magpapakbo. Yung pong pangatlong paglalarawan ng buhay ng tao, una po sabi nga dun sa 5A, winawalis. Pangalawa, damo. Pangatlo po, tingnan po natin yung verse 9. Sa kamay mo'y nagwawakas itong hiram naming buhay. Parang bulong lamang. Ito, parang bulong lamang ito na basta lang dumaraan. So yung word na whisper o yung bulong. Ang buhay daw natin parang bulong. Dumaraan. So, transitory, passing. Parang hangin. Mabilis na nawawala. Ngayon, balikan po natin yung verse 12. Sabi doon, teach us to number our days alive so we may gain a heart of wisdom. From here po, makikita po natin na ang learning, pagkatuto natin to number our days ng tama, result to gaining a heart of wisdom. Ang basihan po, unang basihan, bakit po dati dapat i-number ang days natin? Ay, ano? Kasi hindi po tayo forever. May hangganan po tayo. Ano po? At hindi lang po may hangganan eh, kundi uncertain. Hindi po tayo tiyak. May mga tumatanda, mayroong kinukuhan ni Lord ng bata. So, uncertain tayo. At sa mga situation na nangyayari, lalo na, ano po? Walang certainty. Sa earlier verses, natutunan natin na, yun nga, yung life natin, kung ipumpara natin sa Diyos, napakaliit lamang po. Ang Diyos, ang siyang author at finisher ng buhay natin. So, dapat po talagang isipin natin, may katapusan. Parang pelikula, may katapusan yan. At ang God ang nagde-determine kung kailan yon. Wala pong kahit sino man sa atin na may power na itakda ang lifespan natin. At being aware of this, being aware na life is short and uncertain, helps us to aspire o motivates us or drives us to aspire na gamitin ito wisely. Dahil nga po may hangganan, gamitin natin ang buhay natin for what counts. So para po sa akin, numbering our days aright simply meant we must carefully or conscientiously and wisely use our days, being aware that it is short para po sa makabuluhang purposes. Sa Efeso chapter 5, verses 15 to 17, ang sabi ay ito, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo mamumuhay. Mamuhay kayo tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. O hitik na hitik po, no po? Yung verse na yon ng
mga payo, mga reminders para sa atin. Ngayon, tingnan po natin closer, closely, yung mga itinuturo sa atin yung verse na ito. Una, dapat po daw tayo ay careful sa ating pamumuhay. Careful in how we live. Ano pa ba po ang ibig sabihin mo? Yung kasi tayo, we are watched. Ano po? Tinitingnan ang buhay natin. Ano po? Hindi lang po ng tao, kundi ang Diyos nakatingin din po sa ating pamumuhay. Hindi po lahat nang pumapasok sa buhay natin ay dapat nating i-entertain. Hindi po dapat lagi tayong open arms. I-ward off po natin ang alam nating mga bagay na makakapagpalayo sa ating sa Diyos. Mga tukso. Mga hatak ng mundo. So, ingatan po natin, short nga lang ito eh, so ingatan po natin kung paano natin ito ipinapamuhay. Pangalawa, sabi doon, take every opportunity to do good. Dahil daw po, puno ng evil ang mundo. Puno ng unrighteousness. At bilang tayo, by God's grace, we are now considered righteous people, dapat daw we do good. Then, can we reflect the righteousness and goodness of God? Nagiging po tayong patotoo sa kabanalan at kabutihan ng Diyos. Kung tayo po ay tatalima po sa kanyang mga salita, kung tayo po ay gagawa rin ng kabutihan. So, take every opportunity. So, huwag nating hadlangan. Nakapakinig po ako ng isang message eh, na challenge din po ako. Ang Diyos daw po, pag may merong, kasi napakalawak daw po ng need eh. Napakalaki ng need. Saan tayo mag-fit in? No po. So, sabi eh doon sa, ng message, ibibigay sa iyo ng Diyos ang need na gusto niya na i-address mo. Kasi, sabi nga eh, parang the needs of the world compared to a sea. Dagat, no po. Sumalo ka, ang dami pa rin natitira. Pero, sabi niya, sabi yung isa sa mga challenges, take your bucket full. Kung ano yung kaya mo, ano pinapagawa, yung pinapagawa sa iyo ng Diyos, yun ang papel mo. Ang kaya nga po, tayo, kung ano yung inililay down ng Diyos sa ating puso, take the opportunity to do it. Pangatlo po, unawain ang kalooban ng Diyos. Ito po ay napakalawak na topic. Ito po yung understanding the will of God. Pero ako po, naniniwala po ako na meron tinatawag na general will at saka specific will. Yung general will po, para po sa ating lahat yon. Irrespective of tayo babae o lalaki, tayo ay nakapagtapos ng education or hindi, o ng college o hindi, or kung ano man ang ating natin social status. Gaya po ng mahalin ng Diyos ng higit sa lahat, mahalin ng kapwa mo, mahalin ng kaaway, humayo, at ipangaral ang mabuting balita, huwag tayong magtatangi ng tao, huwag natin i-compare ang sarili natin. The principle of sowing and reaping, no po, yan po ay nagbibigay po ng principles, no po, na para po sa lahat sa atin. Pero, meron pong specific will, hindi naman kasi po lahat tayo tinawag na magpastor, hindi po lahat tinawag na sa music ministry. So, depende po ito sa calling at endowment na ibibigay ng Diyos. Pero ang sabi, be it general or specific calling, dapat unawain natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin. Tungayan po natin, alam po, ito ay
maraming beses na natin na-encounter itong istorya na to, itong talinghaga na to, tungkol sa wise and foolish builders. Sa Mateo chapter 7:24-27, sabi, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay ito. Umulan ang malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nag-iba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga aral na ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa may buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay, ito ay bumagsak at lubusang nawasak. O, sino raw po ba ang matalinong tao? Siya po ay yung nagsagawa, nag-apply ng salita ng Diyos. Nalaman niya at ito ay in-apply niya sa buhay niya. Para daw po siyang tao na nagtayo ng bahay sa bato. Sa buhay po natin na maikli, mainam po na hindi po tayo nagsasayang ng ating oras, ng ating resources, ng ating effort, even ng ating mga kakayahan. Po. Doon sa hangal na tao, yung pinagpaguran niya sa pagtatayo ng bato dahil nga po sa hindi tama yung pundasyon na bayaran. Mga kapatid, ang salita po ng Diyos dapat maging pundasyon ng ating buhay. Hindi lang po yung alam natin, no? Kundi po yung net, yung parte po ng buhay natin. Kawikaan ay puspos po ng mga matatalinong kasabihan. Pinapayuhan po tayo na yakapin ang wisdom, yung embrace wisdom. Naalala ko si Brother Jojo. Diba po, kung naalala nyo, pinabasa niya po sa atin, no? In-encourage na tayong basahin from chapter 1 to 31 yung Proverbs. Although nagawa na naman ito ng karamihan sa atin, pero ginawa pa rin natin. No? At totoo naman po na marami pa rin tayo na madidiscover po na words of wisdom. Nakasulat po sa verse 2 na aklat ay useful to attain wisdom, discipline, insight, understanding. Ang author po nito, kilala natin, ay si Haring Solomon na dinescribe siya as pinakamatalinong tao, pinakamatalinong naging hari. Ang wisdom po niya ay hindi naman po inborn. Po. Kung babalikan po natin yung 1 Kings chapter 3, hiniling po niya ito sa Diyos. Nalugod ang Diyos sa kanya. Kasi yun ang iniling niya. Hindi kayamanan, katanyagan, o buhay ng kanyang mga kaaway. Wisdom ang kanyang iniling. Bakit po? Kasi po, yun ang kanyang felt need. Siya po ay sa murang edad, naging hari. No? Dahil namanan niya sa kanyang ama, ano po, naging hari po siya. At inexperienced, ha. So, hindi po biro-biro ang responsibilidad na pamahalaan ang bayan ng Diyos. Kaya po ito yung hiniling niya. Kaya, at ang sabi po sa
1 Kings chapter 4 verse 29, yun daw pong katalinuhan na ibinigay ng Diyos kay Solomon, walang katulad. Walang katulad po sa ibang tao. Yun, so, hangad po, o hinangad po ni Haring Solomon, ang wisdom, dahil alam niya, ito ay kailangan niya para po sa kanyang responsibility na iniatag sa kanya bilang hari ng bayan ng Diyos. Tayo rin po, ano man po ang ating pagkatawag, o ano man po yung pagkatawag ni God sa atin, kailangan po natin ang wisdom. At ito na rin remind ako kay Pastor Ren, kasi tuwing prayer meeting, kagrupo ko siya, lagi nga rin ang kahilingan niya, wisdom. Wisdom sa pagiging tatay ng kawa ng Panginoon at even sa sarili ng family. Yun. So, tama po eh, kailangan po natin yan. Ang buhay po na ibinigay sa atin ng Diyos, short man, pero hindi ibig sabihin insignificant. Though ito ay temporary lang, worthwhile pa rin. May saysay po, dahil may purpose ang Diyos. This life is a gift. We must learn to number our days, be wise sa ating pamumuhay. Bakit po? Kasi po, merong reckoning as well as rewarding. At God's appointed time, haharap po tayo sa Kanya and we will give an account of our lives to Him. Along with the breath o yung life na binigay ng God, He had bestowed us with more talents, spiritual gifts, earthly wealth, time. Although in varying degrees, except sa time, kasi kung equal tayo sa time, eh, no? Lahat tayo may 24 hours a day. Kung paano tayo nagde-decide, o anong basihan po tayo nagde-decide, na gagamitin natin ang ating panahon, answerable po tayo sa nagbigay. In the parable of the talents, which I believe lahat din po tayo yung pamilyar, yung servants, nag-invest siya, yung servant po na nag-invest ang kanyang talent wisely, nag-gain siya from, nag-gain sila sa efforts nila, the master commended them and rewarded them. But not the lazy, uncaring, foolish one who just gave it. He lost a great opportunity to have his talent grow and multiply and become useful. The master stripped him of the talent given to him, binigay ito sa wise servants, at pinaalis siya sa presensya niya. God shows us, He expects us to use the gifts He gave us to bear fruits for His glorious purposes. We must do as with the servants, with the good servants, gaya ng ginawa nila. To invest our talents and multiply. Para po kasing business na neno, ang God ay nag-e-expect ng return from the gifts He gave us. A life driven with God's purpose bears fruits of righteousness and reaps glories for Him. Sabi nga po ni Paul sa 1 Corinthians 15:58, gusto ko po ito written in English. Po. Sabi po doon, therefore, my dear brothers, stand firm, let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord. Because you know that your labor in the Lord is not
in vain. So, enough encouragement for us po yan. For those of us na who we consider ourselves servants of the Lord, not to give ourselves fully to His word. Hindi po mapapawala ka sa isa. Okay. Paano naman po natin, paano naman po tayo magbigay ng wisdom? Mga steps. Una po, pwede tayong humiling. Yan po naman ang sabi sa James 1. James 1, 5, and 6, sabi doon, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumpad. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Kaya po ni Solomon, inas niya sa God ang wisdom. Tayo rin po. Pwede natin hindi nyo. Pero huwag tayong mag-aalinlangan po na ipapagkaloob ito sa atin ng Diyos. Pangalawa po, sa Awit, chapter 1. 1 to 3. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawang masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. So tayo po, hindi dapat tayo tumigil po, sa pagkatuto sa kanyang mga salita. Ito nga sinasabi ditong tao, po siya po ay nagbubulay-bulay po siya araw at gabi kasi gusto niya pong sumunod. Yung pagbubulay-bulay niya, ang objective niya ay sumunod sa utos ng Diyos. So tayo po, we should not stop learning from God's Word. That is, we need the Word of God para po tayo maging wise. Pangatlo, yun nga, kailangan i-apply natin at sundin ang salita ng Diyos. Gaya po nung wise man who built his house on the rock. Yung po ang sabi sa Joshua 1:8, memorize pa po natin kasi naging memory verse natin ito, ano po? Sabi doon, this book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate on it. That you may be careful, yeah. That you shall meditate on it day and night, that you may be careful to do all that is written in it, for then you shall make your way prosperous and you shall have good success. So, applying and obeying the Word of God will bring us to the right direction. Tayo po ay manalangin. Thank you, Father, our God, for you are eternal, and your word is eternal too. Teach us continually from it. Lead us to obey. Help us to number our days aright, to gain a heart of wisdom. For your pleasure and glory, in Jesus' name we pray. Amen. Good morning po, and God bless us.